just focus here first, okay? So, take a look at the market. So, ito yung nagla-live tayo nung gumagawa tayo ng mga katarantaduhan. So, I'm so sorry for that. Ito yung nag-ML tayo way back before sa S&P 500. Pagpasok ng alas 7, the price dump. The price did not create the breaker block that we are expecting it to go here. So, in that case, it will go to what? Next, liquidity. Okay? It will aim for this what? For this low. And take a look at this one. This low. Okay? So now, this is a market conditioning. Sir Kim, what is market conditioning? Ang market conditioning is, makakatulong to sa inyo to find kung paano ninyo po mahanap. Alin, Sir Kim? Alin ang mahanap? Kung paano nyo po mahanap ang best anticipation sa market. So, di ba sinasabi ko sa inyo, anticipation is the best, anticipation is the key. So now, saan nyo makikita ngayon? Okay, what just happened? Nawala? I don't know. Okay ba tayo, guys? Let me know kung okay na. Okay na? Okay, good. I don't know bakit, pero parang nawala ata tayo na signal. So, let's go to... Okay na? Okay, malinaw ba tayo? Sound check. Okay. Saba speed test first. Checking. ASMR muna tayo, guys. Okay. ASMR. Okay. Sabi naman okay siya. Hindi naman nagre-refresh to. Okay. So, okay na guys ha, malinaw na tayo. So, actually wala naman tayong problema dito. Eh, pagka may problema tayo dito guys, magre-refund ulit tayo ng internet niya. Sige kayo. Okay. Wala naman tayong problema as of now. Okay. So, kanina lang. So, clear na tayo. So, good. So, undownload natin. Sumaabot tayo ng 800 Mbps, which is good. Not bad at all. Okay. So, now let's see. Okay. So, Balik tayo sa usapan. So, oh guys, mabilis talaga guys. Okay. So, makikita nyo dyan guys. Oh. Ayan ang aking speed test. Okay, speed test natin yan eh, guys. Okay. Ayan ang speed test natin ay umaabot ng 900. Okay, kaya masarap mag ML guys. Kaya win streak ako eh. Umaabot ng 1000 Mbps, no? So, anyways, let's go to our topic. So, again guys, ang market conditioning natin. Okay, let's go. Ang market conditioning natin guys is nagre-rest is kung paano natin mahahanap ang best anticipation when it comes to market. Best anticipation. It means, di ba minsan sinasabi natin, it might go up and it might go down. Okay? So, paano natin nasasabi na it might go up and it might go down and yun ba talaga ang pupuntahan niya or hindi ayun ang pupuntahan niya? Magagamit nyo lang ang anticipation na yan if marunong kayo ng what? Market conditioning. So, ang market conditioning, okay, I'm so sorry to break it to you guys, wala namang kwenta yon. Okay, walang kwenta yung market conditioning. I hate to break it to you, walang kwenta yung market conditioning if and only if hindi ka marunong ng pinagsasabi natin dito, if and only if hindi mo alam yung mga pinagsasabi natin and hindi mo alam kung paano nga nag-work ang market itself, which is I believe alam na alam nyo kung paano nag-work ang market. Okay, bakit? May algo tayo. Number 2, price action, deliberation, time algorithm, influential news. Alam nyo na yung apat or limang components ng trading, pero nagkukulangan lang kayo sa conditioning. Okay? Parang shampoo lang yan, pampalambot. Okay? Tumitigas na yung mga buhok ninyo. So ngayon, papalambutin natin when it comes to conditioning. Okay? So, take a look at this one. So, ito yung nakita natin kanina. Actually, kagabi. Okay? Nakakita tayo ng highs na nakreate natin ng highs, which is 5 a.m. April 10. So, this is 5 p.m. So, pagpasok ng alas 8, bumagsak ang market.
aiming for that sell side liquidity right around here. Binasag natin ang sell side. And then, same exact thing here. Meron tayong sell side liquidity dito. So, I thought, babasagin natin to. Okay? Pero, as you can see, nirespect niya, or binounce niya, or binasag niya lang yung liquidity na meron tayo dito. Take a look. There you go. I will name this one as XX. XX. So, para makita nyo na this is your sell side liquidity taken. Okay? Sir Kim, is that candle weak enough to say na break na yung lows na to and possible okay na tayo na gumo up? Now, let me ask you that question. Can you answer that question? Okay na ba yon, guys? Yung candle weak na yon, katiting lang. Sa tingin nyo, okay na ba yan? Tignan nyo may wig eh. Liquidity? Taken. Is this fine? Well, syempre, mandadaya kayo. Nakita nyo naman yung nangyari, di ba? Pero, it's okay, it's fine. Okay? Pero ito yung gusto ko ipaintindi sa inyo. We're not cheating anything. Hindi nyo chini-cheat. Hindi nyo sini-skip ang progress. Again, ako mentor, ako lang ang magpapaliwanag sa inyo kung bakit ganyan na nangyari. Some mentors will say, oh, tingnan mo, oh, putang ina, hit yan, long na tayo. And they cannot even explain kung bakit nagkaganon. Naintindihan nyo? And kung saan mo nga yan ilulong eh, baka sabihin lang nun, dito mo ilulong yan eh. Okay? Oops, dito naman SL natin, swerte ka dyan. Dito SL ko eh. Andali sabihin, ang hirap mong gawin. Naintindihan? So ako magpapaintindi sa inyo. So take a look at this one, this is your sell side liquidity here. Sell side, but wala ba akong template ng sell side, Diyos ko? Kaya naman pala, dumi-dumi eh. Oh, lagay ko na lang liquidity, okay? There you go, you have a liquidity here. And now, Sir Kim, market conditioning. Okay? Okay. Ang hirap. So, Sir Kim, ibig sabihin, kung may liquidity ako dito, possible pa bang bagsakan to? Yes. Naintindihan? Yes. Possible bagsakin to. Paano? Diba? Paano yun? Paano mo nasabi, Sir Kim, na hindi natataas yan dyan? And paano mo nasabi na hindi na babalik yan dyan? And paano mo masasabi, Sir Kim, kung babalik yan dyan? Or if hindi na, yan ang gusto kong tanong ninyo. Ayoko ng mga tanong na saan ang take profit niyan. Ang dali-dali sabihin kung saan ang take profit niyan. Pero ang tanong, paano mo nasabi yon, Sir Kim? That's the question. Ayan ang gusto kong question. Okay? Yun lang. Please. Okay? Yun ang gusto ko. And some mentors will say, hindi nila kakayanin sagutin yan, though they will tend to ignore your question. Okay? So take a look at this one. Sell side liquidity, extended to the right side, boom. Went up. Now, Sir Kim, question. So, ang nangyari sa presyo natin ng market during opening market ng 8 a.m., so New York session opening, the market went fucking down. Pak! Tinamaan ang sell side liquidity. Pak! Now, check out the time. 9:35. Now, take out your notes, okay? List down. During 8 o'clock opening market ng New York session, hanggang 8:30 ha, 8 o'clock to 8:30 market zone, this is a no trade setup. Huwag nyo muna ito itetrade. Okay? This is a no trade setup. Lista nyo. Okay? This is a no trade setup. So it means, hindi nyo po pwedeng i-trade to if gagamit kayo ng case, cases ito lang. If gagamit kayo ng algo to traders. Again guys, pwede nyo naman tumatrade. Ikaw bahala kung gusto mo i-trade. Okay? Pagpasok ng 8:30 to, 8 o'clock to 8:30. Ikaw bahala kung gusto mo i-trade yan. I don't care. Pero again, ang gusto kong makuha, more than 5 handles, yun ang gusto kong makuha. And high probability setup, yun ang gusto ko. Ayoko ng theoretically speaking. Ayoko ng sabi-sabi lang ni kuno-kuno niyan. Ayoko niyan. Okay? Ang gusto ko, proven and tested na it work. Proven and tested na pwede kong tayaan to ng pera and it will guarantee me to give back my money. Yun ang gusto ko. Ayoko ng sabi-sabi lang. Ayoko ng marami lang na nag-agree. Kokopyahin ko na. No.
Again, 8 o'clock to 8:30, that's the market no trade setup. So, mark the 8 o'clock to 8:30 setup. Okay? Take a look. 8 o'clock, 8:30, no setup pa rin. Tignan nyo ha, walang setup ha. Huwag kayo magte-trade hanggang 8:30. Then, i-monitor nyo ngayon ang 11:40 to 12. But again, I'm not saying na wala kayo matatrade ng 11 to 12. Okay? Tignan nyo. Move forward. Sundan nyo ang aking cursor. Let's open this one para magkaroon kayo ng time frame. Yan. So, take a look at the 9:30 to 10. What happened? From 9:35, the price pushes to the upside. Okay? From 9:35 market to 11:40, the market went up. Okay? It doesn't mean na long and short na to. Okay? It doesn't mean na laging ganito ang nangyayari. Gusto ko lang ipaliwanag muna sa inyo na itong 9:30 zones na to hanggang 11 to 12, may mga nangyayaring malaking movement. And I want you to pay attention to that movement. Now, what do you see dito sa mababang portion na to? Ano nakikita nyo sa motion na to? Sir Kim, short yan. Short yan. Pero balik ah. Sino nagsabi sa'yo? Okay. Sino nagsabi sa'yo? Kung gusto mo i-short yan, tama ba na i-short mo yan? Ito nga ang biggest sell side liquidity mo. So kung higher time frame ang pag-uusapan natin, that will be your change of character. Then dun mo hanapin tong sinasabi mong fair value gap. Then tsaka mo i-short yan. Wala akong magiging problema. Pero, kung dito mo gustong mag-short kasi fair value gap yan, gusto mo lang pabalikin ng pressure yan, then you want to short the market, then nagkakamali ka sa ginagawa mo. Now, again, pwede nyo na ilista ulit to sa mga notes ninyo. Kukunin nyo yung pinaka-low ng market. As soon as it gets out ng that zone, okay, ulitin ko ha, as soon as na lumayo siya dyan sa pressure na yan. So, I'm not sure, okay, I'm so sorry, I'm not sure kung anong oras yon exactly. Wala nakakasigurado niyan guys. Kaya nga, minsan saktong 8, 9.35, minsan 9.37. So, you need to be careful in choosing your options. So, take a look at this one. This is 9.35 a.m. Then the price lumayo sa lows na to. Naintindihan nyo? Lumayo siya sa lows na to. This low ngayon should be protected. Intindihan? So, ulitin ko lang ha. So, balik tayo sa umpisa. So, this is an 8 o'clock opening. Okay? Para magkaroon tayo ng idea and para makahabol kayo. So, this is an 8 o'clock opening. There you go. 8 o'clock. And then, this is your 8:30 opening. 8:30 opening. Okay? So, ito yung kailangan nyo makuha, ha? Hanapin nyo itong 8 o'clock hanggang 8:30. Then, tingnan nyo yung presyo. Gusto ko, makakuha ka ng kahit anong liquidity at first. Ulitin ko, ha? Yung 8 o'clock hanggang 8:30 mo, dapat po may nakuha kang liquidity. Ulitin ko, 8 o'clock to 8:30 dapat may makukuha kang liquidity. Don't worry guys, ipe-perform natin to live mamaya sa live. Okay? And then, maibibigay ko kaagad sa inyo kung ano mangyayari sa market natin sa S&P 500. Okay? But for now, I want you to listen. I want you to stay focused. Okay? Type Y in the chat guys. Focus lang muna tayo. Okay? Lahat ba nakakasunod? Let me know. Okay, good. Now, 8 o'clock opening, bumagsak ang presyo from 8:30. Sir Kim, kailangan ba namin makita yung lows and highs ng 8:30? No, doesn't matter. It doesn't matter. So now, tignan nyo yung 9:30 movement. Pinilit
pwedeng tumaas na kasi to eh. Naintindihan nyo? Pwedeng tumaas na tong 830. Kunin tong liquidity na to. Pero ano ginawa? Bumagsak. Bakit? Meron nakaabang na liquidity. And dalawa pa yan. Hindi lang nag-iisa. So in this case, kinuha natin yung unang liquidity sa baba compare sa highs. Tingnan nyo na una. Ano na una? Baba o taas? Baba. Okay? Baba ang nauna kaysa sa taas. Now, pag nakuha niya ang liquidity, tandaan nyo lang ha. Itong tatandaan yung keyword. Wala nang iba. There's no secret about this one. Pag nakuha niya yung liquidity na yon, kailangan nyo makakita ng ganitong klaseng candlestick. Pero hindi ganitong ganito ha. Ulitin ko lang, common sense ha. Maging ano lang tayo, common sense. Hindi ganitong ganitong itsura. Ang gusto ko, lumayo ang presyo dyan. Correct si Enzo. May reaction dapat. Okay. Paano mo malalaman na gumagana ang isang bagay? Paano mo nalalaman kung may kuryente ang bagay? Tingnan mo ang electric pan. Tingnan nyo yung mga saksakan nyo. Mukhang walang kuryente yan pag nakasaksak. Pero pag hinawakan nyo, meron. Tama ba ako doon? Yun ang gusto kong reaction. Kahit hindi mo siya nakikita, pero nag-react siya, once na na-touch niya, yun ang meron. Ibig sabihin, may something doon. Now, you get it? Now, gets nyo na ba? Tignan nyo yung analogy na ibinibigay ko sa inyo. Napakadali, and naiintindihan nyo kaagad to. Kaysa naman, bigay pa ako ng scientific explanation dito, katulad ng photosynthesis, kung paano gumagana ang mga halaman, paano lumalaki ang halaman, paano nagbibigay ng contribution ng oxygen ng mga halaman sa mga tao. Hindi ko kayo bibigyan ng scientific explanation. Bibigyan ko kayo ng pinaka-basic katulad ng electric pan. Okay? So, I want you to see kung may reaction doon. And take a look. As soon as it touched the liquidity, went up. I don't care kung gano'ng kataas siya. Pwede yan, sumabog na hanggang taas. And hindi ko titrade yun. Ang gusto ko lang magkaroon ng reaction dito sa lows na to. So, in that case, sensitive siya dyan. Now, balik tayo sa analogy. Nakuryente ka. Hinawakan mo yung kuryente ng electric pan, yung sasaksakan. Nakuryente ka. Now, tanong ko lang sa inyo guys. Hahawakan nyo pa ba ulit? Hahawakan nyo pa ba ulit? Nakuryente ka na ha? Hindi na. Now, zoom out. Binalikan niya pa ba yon? Binalikan niya pa ba yon? Same exact thing sa trading. Kung may nakita kang reaction, hindi mo po pwedeng balikan yung reaction na yon. Naintindihan? Type Y na chat. Hindi mo po pwedeng balikan yon. You should be. That should be respected and protected. So that's why pinangalanan ko siya as protected. Why? Ayokong bumalik ang presyo dyan. Kasi pag bumalik ang presyo dito, it's gonna be something else. May makikita pa tayong lows sa sell side liquidity. Okay? I hope nakahabol kayo. I hope na-imagine nyo kung ano na itsura ninyo once na kayo naman na nagpe-perform na itong live. Now, Sir Kim, pagod na ako. Ano naman gagawin ko, Sir Kim? Oo nga, tumaas na, nagkaroon na reaction. What do you need? Take a look, what do you see? As the price go higher. Now, ito ngayon ang ituturo ko sa inyo. Okay? Sir Kim, may bago kayong tuturo? Yes. And congratulations sa inyo. Ilang kayo dito? I don't know. Okay? So, I have something new to teach you. Okay? About the entries. Anong entry? About the entry of fucking what? About the entry of volume imbalance. Not a breaker block, Sir Kim. No. A volume imbalance. How do you perform that, Sir Kim? Do you see a volume imbalance right here? Now, do you notice the reaction of the price dun sa low na to na hindi na binalikan and then nag-create ng highs? I want you to plot your Fibonacci from lows to that high. Nope, I'm not using OTE. Hindi ko kailangan to. Ang kailangan ko, 50% level.
Anong meron? 50% lang naman yan. Correct si Enzo. I want to see a discounted price on the market. In that case, what? Yes, PD array. Correct. And now, what do you see? Below this area, tingnan nyo ha, medyo magulo na. I'm so sorry guys. Okay, I'm so sorry. So, delete ko lang to. Palitan ko lang to, sorry. Medyo magulo na. Paano ba to? CE. Ayan. Kunin ko lang yung 50%. Kayo na bahala mag-ayos. Okay. There you go. So, consider this one as your discounted price. Okay? So, consider these zones as your discounted price. Okay? Now, anong time frame to? 5 minutes. Correct? Now, anong oras ba tayo nag-e-entry? Anong time frame ba tayo nag-e-entry? 1 minute. Correct. Go to 1 minute. Zoom in. Now, what do you see? Volume imbalance. Now, pinaliwanag ko sa inyo, ang volume imbalance, it will serve as your strongest support and resistance for a meantime. For the meantime. Okay? Volume imbalance will serve as your support and resistance. So, what do you mean by that? If you see a gap, somewhere around here, nearest ha, and I want you to see a reaction, same thing. Same reaction then. So, it touches the volume imbalance, went down, went back to that volume imbalance, struggle to go up in that volume imbalance. Di ba sinabi ko sa inyo, once na nagkaka-volume imbalance, nahihirapan ang presyo tumaas. Natatandaan nyo pa ba yun? Type 1 yun na chat. Do you still remember it? Di ba sinabi ko sa inyo, ayoko na makakita ng volume imbalance, bakit mahihirapan ang movement? Why? It's a short-term support and resistance. It will serve as your short-term support and resistance. So as you can see here, you have a volume imbalance. Eh Sir Kim, volume imbalance din to. I don't care. Plot it. And it will give you the same result. Is it same result? Type Y in the chat. Now, let me explain to you. Once you see a volume imbalance, let's change the color. Once you see a volume imbalance right here, respecting it, ulitin ko ha, huwag magkukulang ha, ayokong magkukulang ang sinasabi ko, ayokong i-take out of context nito. Once you see a respected volume imbalance, went back, struggles to break that volume imbalance, if it opens above, ano sa tingin nyo mangyayari? Ulitin ko. Touches the volume imbalance, went down, struggles to break the volume imbalance, and suddenly it opens above the support and resistance which we called volume imbalance. That's a long position. That's a long. So I don't care kung anong gusto nyong gamitin, kung gusto nyong gumamit ng PD array or Fibonacci OT, it's up to you. But again, I believe isa lang naman ang ibibigay niya sa yung take profit, pare-parehas lang yan, liquidity. So hindi ko na kailangan pahirapan, hindi ko na kailangan lagyan pa ng barbecue stick yung charts ko para lang malaman kung saan pupunta ang pressure. Why? Because it's always tend to magnet on the liquidities. Naniniwala ako doon. Okay? I know Fibonacci works. Okay, gumagana ang Fibonacci. It's just para sa akin madumi na siya. Okay? Pero same lang naman sila na ibinibigay na concept, which is liquidities. Okay? Sakto lang yan sa liquidity. Okay?
Okay? And syempre, kung saan naman yung katotohanan? I mean, kung saan naman yung talagang imaginable na mangyayari, hindi yung imagine, yung sobrang imposible na pwedeng marating, eh, doon yung tatargetin, Diyos ko naman kayo. Eh, paano kung sampo yung OTE mo? Eh, di, ibig sabihin, sampung flooring yun. Pag kinapos ka ng isa, sisisihin mo siya. Hindi. It's just hindi mo ginamit ang utak mo. Okay? So, take a look. Zoom out. Reflect on what you've learned. Okay? Mag-reflect kayo sa natutunan nyo today. And take a look. What happened to the price? Went up. Close your partial or take profit now or stays here. Got it? Now, type Y in the chat if natutunan nyo to. If and only if na-gets nyo naman to. Okay? Good. 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 Okay? Good. Now, Sir Kim, how about this kind of instances? Paakyat na yung presyo natin, Sir Kim, and nagkaroon ng volume imbalance. Eh, sabi mo, di ba, pupunta na siya, magkakaroon ng kaguluhan sa market once na magkaroon ng volume imbalance dito. Eh, bakit hindi? Okay? Bakit hindi? So, as you can see here, malapit na siya sa, what? Liquidity. And take a look. Ano ba nauna? Ano ba nauna? Natapos ba tong candle na to bago tamaan to? O natapos to, nandito na yung presyo? So, I believe hindi na siya babalik dyan kasi mas nauna niyang target yung take profit mo kaysa mag-consolidate pa siya dito. So, that's another thing na pwede nyo matutunan today. Okay? Coach, di, ano daw? Coach, di namin alam saan proper take profit. Bumabalik tuloy sa entry. Kaka-hold namin. Okay. So, sige. So, hindi nyo alam kung saan ang proper take profit when it comes to positioning or position guide. Okay? Yung mga pair valley gap na nakikita nyo dito, marunong na kayo nyan. Hindi nyo kailangan to i-close yung position nyo when it comes to pair valley gap. Okay? Di ba nga sabi ko nga sa inyo, babasagin niya yan. Ang pair valley gap is meant to be broken. You should always have that kind of thinking when it comes to pair valley gap. It meant to be broken. Okay? So, for me, if and only if nakapag-entry kayo in this kind of zones, target the nearest liquidity na meron kayo, just like this one. Eh, Sir Kim, sayang naman, pumupunta, I don't care. Okay? Hindi ko, wala akong pakialam kung gusto mong tumarget dito. Hindi kita papayagan na matarget mo to. Why? This one, equivalent of 5 to 15 handles, and guess what? Hindi naman yan rekta-rekta pupunta dyan ng isang candlestick lang. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nakapag-long somewhere around here, tapos ka na dapat dito. Hindi ka dapat naghahangad pa ng sobrang taas. Bakit? You have an algorithm. Tinuruan ko kayo, tama naman, tinuruan ko kayo ng precision in the market. Tinuruan ko kayo ng precision in the market. Kung ganun pala ang nangyayari, edi sana hindi ko kayo pinagkuklose ang position when it comes to algo to traders by traders. Pero guess what? Precision in the market. Tinuturo ko sa inyo ang precision ng market. Why? Kasi naniniwala ako, hindi kailangan ng dalawang candlestick yan. Maraming candlestick yan para lang ma-break to. And guess what? Nagkakaroon ng reaction during what? Break time, which is lunch time. And ano sabi ko sa inyo? Reversal. Okay? So that's why you need to be careful. Kailangan nyo maging maingat. Kaya hindi ko naman sinasabi sa inyo na targetin nyo lubos-lubos sa taas. Okay? So Sir Kim, question. If we're going back to 1 minute time frame of S&P 500, pwede pa din po ba kami maghanap ng breaker block dito? Let's say for example, Sir Kim, hindi namin kaya i-position yung volume imbalance. Pwede pa rin po ba kami maghanap ng breaker block dito? Yes. Okay? Pwede pa rin po kayo maghanap ng breaker block somewhere around here. Extend it to the right. Stop loss.
low. Kita nyo naman. Okay? So now, gets nyo na ba? Again ha, huwag kayong magkakaproblema sa take profit. Marunong kayong mag-break even, marunong kayong magbaba ng risk management ninyo. Ayoko mamproblema kayo sa take profit. Ang problemahin nyo, ilan ang ipapasok ninyo, paano kayo makakalabas ng safe, yun ang problemahin ninyo. Okay? Yun ang problemahin ninyo. Paano kayo makakalabas ng safe? Paano kang pumasok sa SM yan, pero sarado na ngayon, paano kayo hindi magpapahuli? Okay? So now, type Y na chat if na-gets nyo lahat yung topic natin for today. Okay. Okay. So since okay na tayo, again ha, in-explain ko sa inyo na napakabilis ang volume imbalance entry, sniper entry. Okay? And then ayun nga, tutulad tama naman si Jerome Gamboa, 'di ba? Sinabi nga ni ICT sa atin, 5 handles to 15 handles. Okay na 'yon, tama ba ako doon? Tama ba ako doon? 5 to 15 handles. Diyos ko po. Eh tapos gusto niyo maghangad ng sobrang taas, hindi ganon. Even I, until now, hindi naman ako naghahangad ng sobrang taas. Profitability ang hinahanap ko. Profitability ang hinahanap ko. Walang pakialam sa numbers. I can do that multiple times, countless of times din. Kaya kong gawin yon. Hindi ako maghahangad ng sobrang laking take profit. Bihira ako ma-take profit. Alam nyo yun. Bihira ako ma-take profit. Pero kung mag-close position ako, dive pa ang isang sahod. Okay? Kasi malaki ako tumaya. And alam ko ang risk management ko. Okay? So now, wait lang, may question pa sa atin. Coach, paano pala gagawin 11 o'clock to 12? Monitor lang. Exactly. I want you to monitor 11. Simula nung 11. Let's say, for example, tapos ka na mag-position by 12. Okay, sabi natin by 12, ha? Tapos ka na yan. 11 to 12. Tapos ka na mag-trade. Now, yung 12 to 1, yun ang kailangan mo ma-monitor. Okay? 12 to 1. Ulitin ko, ha? 12 to 1 po ang kailangan nyo ma-monitor. Bakit? You know what? Kailangan nyo ng breaker block. Okay, a breaker block, then reversal, then congratulations, then take profit, then matulog ka na. Okay, coach, may struggles po kami minsan kasi nakakatakot, natatakot kami pag bumababa yung price, kaya minsan nagma-manual close na lang kasi so ano daw, wait lang, nagka-close na lang kasi walang trust na sa nakalagay sa amin na stop loss, natatamaan stop loss saka lumilipad ang price. So pagka ganyan na nangyayari, we all know na ganyan talaga ang nangyayari. Pero again, sabi ko nga sa inyo, if tama ang analysis ninyo, you will see it right away. Kung mali ang analysis ninyo, you'll see it right away. Okay, so in this case, hindi kayo naghanap ng proper breaker block ninyo, hindi kayo naghanap ng proper way of stop loss ninyo, hindi nyo in-apply yung proper reaction na sinabi ko na ganito. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Doon nyo ilalagay kadalasan ng inyong mga stop loss kung saan nagkakaroon ng reaction sa presyo. Nakalimutan nyo na ba? Doon kayo maglalagay ng stop loss. Doon mismo sa reaction. Kung saan nagkaroon ng reaction. Now, ako, to be honest guys, kaya ko i-trade to eh. Kaya ko i-trade to. It's just I will not show it to you. Hindi ko ipakikita sa inyo na ini-entryhan ko to. Why? Hindi ako sure na magiging milyonaryo kayo kung gagawin nyo to palagi. Paulit-ulit. But again, it's risky. Take a look. Kayang-kaya kong positionan yung mga ganitong volume imbalance na nakikita ko dito. Kayang-kaya kong positionan yung mga volume imbalance na nakikita ko dito. Tignan nyo to.
sa mga somewhere around dito na nakikita niyo volume imbalances, kung gugustuhin ko, kakayanin ko, bakit ang stop loss ko nandito? Pero nakita niyo ba ako nag-position diyan? Hindi. Why? Hello. Kakawayan ka na ito. Eh, Sir Kim, sige nga, bigyan mo naman kami ng analogy. Ano to? Sabi mo, nakuryente dito. Eh, di ba, minsan may flop? Let's say, for example, maglalagay ka ng, magsasakulit kang kuryente. Eh, nawalan nga kayo ng kuryente eh. So, dati, nung nahawakan mo siya, may live wire siya. Ibig sabihin, naka-on kasi. Pero, nag-brown out nga sa inyo eh. So, pag ginawa ka mo siya, kahit dilaan mo pa yan, di ka makuryente. Pwede niyang puntahan to. Pwede niyang i-disregard itong reaction na dati mong nakuha. Same exact thing here. Maybe it's a bluff. Naintindihan nyo? Maybe it's a bluff. Yan ngayon ang sinasabi ko sa inyo. Now, that's why I offer you. Ino-offeran ko kayo ng alin? Market conditioning. Bakit? Kasi kung hindi nyo aware, hindi kayo aware, hindi nyo alam ang market conditioning, hinding-hindi nyo makukuha yung point ko kung paano ako mag-trade. Hinding-hindi nyo makakopya kung paano ako mag-trade if hindi kayo aware sa market conditioning na meron ako. Naintindihan? So now, ulitin ko lang. If natatakot ka sa position mo, kasi baka tamaan ang stop loss mo, now question yourself. Ano ba nangyari dun? Ano bang nangyari dun sa stop loss mo? Let's say for example, magpo-position ka pa lang ha. Yan. Let's say ito ka ha. Ikaw to. Ako to. Magpo-position ako dito. Ilalagay ko ang stop loss ko saan? Dito? Or dito? Pili ka. Long ka dito, stop loss ka dito, o dito. Now, ask yourself, ano ba nangyari dito? Sige nga, tanong ka. Magtanong ka ngayon. Tanongin mo sarili mo. Dito ngayon ang SL ko. Ayan. Common sense lang to guys, ha. Diyan ang SL mo. Ipagkakatiwala mo ba ang pera mo dito? Sa stop loss mo na to? At saka dito? No. Hindi mo ipagkakatiwala ang stop loss mo dyan. Bakit? Tanungin mo muna kasi sarili mo, ano ba nangyari dyan sa zones na yan? May reaction ba dyan sa zones na yan? May nangyari bang kabuluhan dyan sa zones na yan? Now, ikaw, kaya ka natalo, kaya natamaan ang stop loss mo, maybe naglagay ka lang ng stop loss, pero hindi mo inisip kung ano nangyari bago mo ilagay ang stop loss na yon. What do you mean by that? Check out your left side. Type Y in the chat, guys. Now, do you see kung anong meron bago yung stop loss mo na yan? Do you see it? Kita mo? Ano ba? Kita mo? Kailangan ko pa ba i-zoom? Uulitin ko. Tignan mo muna kung bakit mo inilalagay ang stop loss mo doon. Intindihin mo muna. Bakit ko nga ba nilagay doon? Niwala man lang per value gap doon. Niwala man lang order block doon. Niwala man lang liquidity taken doon. Ba't ko nilagay ang stop loss ko doon? Talagang tatamaan yun. Walang reaction doon eh. Now, do you see a reaction here? Yes. So, can you place your stop loss here? Yes. Why? There's a reaction here. So, the price may not go back here. I hope. Natuto ka dito, I hope, may naintindihan ka. Kahit o paano. Type Y na chat if you learned something new today. Simple. Simple question, simple answer. You gotta put your stop loss in a better place as always. Parang ikaw lang. Let's say for example, may 100k kang hawak ngayon. Saan mo ilalagay yan? Syempre sa bulsa mo. Alam ka na ilagay mo sa dibdib mo yan. Lakad-lakad ka, ganyan hawak mo. Tanga ka ba?
Eh, syempre, ganun din sa stop loss mo. May taya-taya kang pera dito na gusto mo ilagay ang pera mo, dala-dala, nasa ulo mo, pwedeng kunin ng ibang tao yan. So, ilagay mo sa secret place, ilagay mo sa best place as much as possible, which is yung place na hindi makukuha ng mga tao, which is same thing with SL. Hindi dapat babalikan kasi masusunog ang pera mo, mawawala ang pera mo, mananakaw sa'yo ang pera mo. Ganun lang. Same analogy, same logic. You gotta play by that rule. Starting now. Maintindihan? So, Sir Kim, yun ba yung mga isang ways mo kung paano mo na-master yung emotions mo when it comes to trading? Yes. This is one of the many reasons kung bakit ganito ako mag-isip when it comes to trading. Ganito yung risk tolerance ko when it comes to trading. Kasi nilalagay ko ang stop loss ko sa reasonable way as much as possible. Reasonable place as much as possible. Now, if tinamaan ng stop loss ko, I'm not worried. Bakit? Kasi maliliquidate ako. Mas mabuti nang talo ako doon kaysa liquidate ako. Tama ba ako doon? May point ba ako doon sa sinabi ko na yon? Ano ba gusto mo? Maliquidate ka o matalo ka lang ng konti na yon? Kasi nga, alam mo, hanggang doon lang ang limit mo. And which is for me, hanggang dyan lang ang limit ko. Naintindihan nyo? Bakit? Kasi pag binalikan nyo to, it can go down. Now, ang tanong, pride. Now, it's you versus you. Pride. Now, oh shit, wait lang yung stop loss ko, shit. Naglong ako dito, diba? Nandito yung stop loss ko. Oh shit, wait lang, bumabala. Ilalagay ko yung stop loss ko dito. Ma-pride ako eh. Ayoko maano, pwede pa naman to umangat. Pwede pa naman siya gumanto. And now, oh shit, pwede pa to. But again, it's too late. Why? You lost a lot of money bago mo pa magawa yung gusto mo. Okay? Now, good. Now, question. Let me see. Tignan nyo ngayon, ha? Now, since alam nyo na to, now, let's see the present candle. Now, let's see. Ngayon, sige. Didelete ko to lahat, ha? Tignan natin ngayon. Punta tayo 5 minutes time frame. Tignan natin ang lakas ninyo ngayon. Okay? Baka mamaya, magkaroon kayo ng totoo yun. Amnesia na, oh. Baka mamaya, may amnesia na kayo. Hindi nyo na natandaan yung tinuro ko. Sir Kim, pagka ganito po ba, paano gagawin namin? Eh, malay ko sa'yo. Hindi ko lang. Okay? Hindi ko alam. Now, what time is it? 7:44. Maaga pa ba? Let me know. Maaga pa ba? Yes, coach. Yes, correct. Maaga pa, pero it doesn't mean na hindi mo na kayang mag-plot yung mga kailangan mong i-flat. Ha? Ibig sabihin, Sir Kim, pwede na kami mag-plot? Ngayon pa lang, yes. Now, what do you do? Buy side liquidity. Short-term liquidity. Okay. Ba't ko pinangalanan to ng short term? Bakit ko pinangalanan siya ng short term? Wala pang opening ng New York session. So, gagawa pa to ng liquidity. So, hindi ko siya i-consider as my liquidity sa long term. Kasi, sarado ang market nito. Isipin nyo, hindi pa itok lang. Eh, Sir Kim, kaya mo ba kaming bigyan ng possible na mangyayari tonight? Yes. It's 7:44. Pagpasok ng alas 8, makakita kayo ng bounce or dump ng price. Now, let's see. So, if the price have a reaction on 8 o'clock, it might move something like this. And then by 8:30 to 9, it will go something like this. Bakit? Look at your left side. What do you see? Liquidity. Another liquidity. Another liquidity. Now, shit, Sir Kim, ito na yung kahinaan ko, shit. Sir Kim, ang gulo, Sir Kim, kasi bakit?
katulad kahapon, Sir Kim, magaling kasi ako mag-trade. Kaso, hindi ko lang na-trade yung kahapon kasi may dalawang liquidity. Ah? Meron ba? Meron ba? Meron ba siyang dalawang liquidity kahapon? Tingnan natin. Yes, meron. Which is, wow, congratulations. Correct, meron. Okay, nasan yun? Ito. Tama. Isang liquidity and then dalawang liquidity. Tama ba ako? Type Y na chat. Okay, good. Lumilinaw ang mata. Eh, sinabi ko ba sa iyo na lahat ito kukunin? Di ba nga sabi ko sa inyo, wala akong pakialam. I don't care. Kung saan pumunta ang presyo, ang kailangan ko ano? Ano kailangan ko? Grounded. Magkaroon ng grounded or reaction. Correct. Tapos ang usapan, type Y na chat. Yun lang. That's it. That's it. That's it. Tapos na, Sir Kim? Tapos na, Sir Kim. Tapos na? Yun na yun? Yun na yun. Yun na? Di nga, baka may secret ka ba? Yun na. Okay na yun? Yes, okay na yun. Pwede na kami matulog? Pwede. Basta magigising ka. We. Yeah. That's it. So I don't care where the price will go. Pwede nga dito pa yan. No? Pero again, ha, kailangan ko reaction. Now, type Y in the chat if you feel something sa sarili nyo ngayon. If you feel something na may nadidevelop sa loob ninyo, sa loob-looban ninyo, let me know. Bakit? Kasi maybe it's your time to perform it live, even in paper trading, walang problema. I want you to experience and feel it, kung anong feeling, kung anong pakiramdam na doing it right, na ginagawa siya ng tama as much as possible, na ginagawa siya ng sobrang, alam niyo ba yung feeling pag na-accomplish niyo yung isang bagay na pinaghirapan niyo, katulad nito, nag-stick kayo for how many minutes, 46 minutes na tayo dito sa live natin, and guess what, iba yung feeling, iba yung sarap, once na nagumana siya, once na nag-work siya, once na nag-work siya, believe me, iba ang feeling. So, I want you to dedicate few weeks and even months para lang tutukan to. Para lang tutukan to. And if it doesn't work, it doesn't work. Maybe it won't work today, but tomorrow, the next day, examine it, master it. Alamin mo kung ano nangyayari each and every single day. Kaya hindi mo na ma-master ang trading. Ito ang pinakamasakit. Kaya hindi mo na ma-master ang trading kasi may araw na wala ka. Masaktan ka. Pero totoo yun. May araw na hindi ka pumupunta. May araw na hindi ka nag-show up sa trading view mo. May araw na hindi mo chine-check ang charts mo. Kasi ano, talunan ka, tinatamad ka, wala kang gana. And fuck that shit. Hindi ko kailangan ng ganong klaseng attitude. Hindi ko kailangan ng ganong attitude. Wala akong ganon na attitude. Okay? So again, binigyan ko na kayo guys. I don't know kung na-imagine nyo lahat ng sinasabi ko ngayon. I don't know kung it makes sense to each and every one of you. Pero I believe only few people can appreciate what I'm doing right now. Okay? I'm not questioning, and I'm not begging for your attention, I'm not begging for your good words, wisdom, words of wisdom para sa akin. No, I'm not. Okay, it's up to you, it's fine. Pero again guys, I did offer you much everything na kaya kong i-offer, which is what? Not money, okay, hindi naman pera ang usapan, but I did protect you. Pinoprotektahan ko kayo as much as possible sa wild of trading. What do you mean wild of trading? The trading communities out there. Pinoprotektahan ko kayo, ginawa ko kayo ng isang community na pwede kayo maglantad ng kung ano-anong gusto nyo, sakit saan loobin when it comes to trading, and makakaintindi sa inyo when you have a problem. Having a friend in trading is different. Very, very different. Like, sobrang laking diferensya nun. So, I don't care kung
matututo kayo dito, then aalis na kayo afterwards, I don't care. It's up to you. I'm proud of you. Lagi nyo lang tatandaan yun. I'm proud. Proud ako. Bakit? You came forward, nag-stick ka dito, and you end up learning. You end up earning. Wow, sarap sa feeling. You end up learning, and you end up earning. And that's the best feeling ever. Okay? So now, if may time kayo, sinasanay ko kayo na hindi maging na hindi mag-rely sa akin every single day, na hindi umasa sa live ko every single day. Why? I don't want you to be someone else. Like, ayoko maging katulad kayo ng mga ibang tao na walang kwenta when it comes to trading, na walang ginawa kundi mambash, walang ginawa kundi mangpuna ng mga strategy ninyo ng ibang tao, magalit sa waste kung paano yung ibang mag-trade. I don't care. Okay? Ayoko mag-rely kayo doon. Gusto ko, by the end of the day, kahit wala akong live, kahit wala akong confirmation you to trade, I did offer you, I did leave you with something na mapapakinabangan nyo for a lifetime. Now, tingnan nyo, you'll have a goosebumps. Magkakaroon kayo ng goosebumps kung kukompletuhin nyo yung series ko ng libro, which is yung mga PDF file na ibinigay ko sa inyo. Lahat ba kayo may copy nun? Lahat ba kayo may copy nun? Tingnan nyo, kakabahan kayo. Okay. Lahat ng PDF file, ay gan ha, PDF file lang yun. Lahat ng PDF file na meron kayo ngayon, I program every single one of that PDF file according to my plan. Planado lahat yan. Lahat yan, step by step guide. During what? During kapag hindi na ako nagtitrade, kapag tapos na ako magtrade, and guess what? Kapag hindi nyo na ako makita when it comes to trading, hindi nyo na ako makikita. Bakit? Maybe masaya na ako sa buhay ko. Maybe okay na ako sa lahat ng nagawa ko sa buong buhay ko. And it's up to you if you will learn. Okay? I'm not saying na magiging Satoshi Nakamoto ako, na lalayas ako, mawawala ako, hindi nyo na ako makikita. No. It's just, hindi ito yung pinangarap ko. Okay? Pinangarap ko, yes, pinangarap kong kumita ng pera, yung mama. Pero, hindi ko pinangarap na gagawin to minuminuto, sigusigundo habang buhay ko. No. I'm thankful, I'm grateful na na-discover ko siya maaga pa. Okay? I'm thankful. Thankful ako doon. Pero again, ha? Gusto ko ma-realize ninyo, lahat ng yon ay planado. And guess what? Tingnan nyo yung mga title natin. Tingnan nyo yung mga title ng PDF file ninyo. Tingnan nyo yung mga title. Ikaw ang backup plan. Bakit? Kasi I feel the same thing. Kapag binabasa nyo yung libro ko, pag binabasa nyo yung mga PDF file ko dito, feeling nyo, ibinibigay ko sa inyo kung ano yung experience ko. Ipinaparamdam ko sa inyo kung ano yung naranasan ko before. Even though walang visual aid, like wala kayong video recording ng pagtanda ko nung simula bata ako, hindi nyo alam kung ano yung tsura ko nung bata ako, hindi nyo alam ang pinagdaanan ko nung bata ako, pero from the words I'm saying and putting out there, you can feel kung saan ako nang galing. You can feel kung bakit ko ginagawa to for absolutely less money, for free. Mararamdaman nyo kung bakit ko ginagawa lahat ng to. Okay? I don't care about subscribers. I don't care about fame or even large audience. Masaya na ako sa konting tao. Okay? Pero by the end of the day, okay? By the end of the day, my plan is at least 1 million na tao. Yun ang plano ko. Yun ang aking pangarap. At least 1 million na tao makakuha nito, mabasa to kapag kahuli na ang lahat para sa kanila. Wag naman sana, pero yun ang expected ko. Okay? Yun ang expected ko. But again, ang plano ko is kapag gusto ko lang makareach ng 1 million, gusto ko at least kahit wala ako, kahit hindi ko na makita yon, at least
kahit pa paano may 1 million na tao nakabasa nito, nakahawak nito, nakakita nito na nag-i-exist to. Guess what? Nag-i-exist to. Gusto ko malaman ng halos 1 million na tao na nag-exist tayo, na nag-exist yung community natin. Nag-exist yung mga totoong tao, real people with real funds, with real money, with real profits. Gusto ko nag-exist yan. Gusto ko makilala kayo. Gumawa kayo ng mark. Ayun ang sabi ko nga sa, ano eh, ayun yung pangako ko sa buhay ko noon. Na ayong mawala, nang wala man lang akong ginawang marka dito sa mundo. Why? Kasi, once na nawala ka, once na namatay kayo, and then ako, lahat tayo sa mundo na to, once na nawala na tayong lahat, hindi ka pa talaga patay. Ayun ang sabi. Minabasa akong quote noon before. Sabi nila, ang tao, pag namatay, hindi pa talaga sila patay. Namamatay lang ang isang tao kapag hindi na binanggit ang pangalan niya. Do you feel it? Nag-guess niyo ba yung point ko? Doon mo lang daw makakonsider na patay na talaga yung tao kapag ka wala na nakaalala, nabaon na sa limot. Kasi wala naman magre-represent na nagawa nitong tao na to. Yun eh. Yun yung point ko kung bakit ako naglalabas ng mga PDF file dito, kung bakit ako gumagawa ng video, kung bakit ang dami kong vlog way back before nung high school ako. Kasi I want to make a mark. I want to leave a mark na nag-exist ako. I want to be a fossil na parang dinosaurs. Biruin nyo kung walang fossils, definitely yung hirap ng mga tao, hirap ng mga dinosaurs before is wala lang, nabaon lang sa limot. Maybe we will never know kung meron talagang dinosaur. Pero again, we can see fossils, it represent their life before. So, hindi ako, ano maging dinosaur? Hindi ako magiging dinosaur. I don't want to be a dinosaur. It's just, gusto ko lang magkaroon ng mark. Gusto ko lang magkaroon ng mark sa buhay ko. Okay? Gusto ko rin may iwan ako na pag nakita nyo yun, maaalala nyo ako. Pag nakita nyo yun, ito yun, ganito yan, dati yun, ganito yan. And guess what? Pag namatay ako, and guess what? Hindi ako mamatay. Bakit? Kasi maraming makakaalala sa akin. Just like Jose Rizal, hindi nyo siya makakalimutan kasi nasa piso siya. Eh lahat ng matao sa mundo, lahat ng tao dito sa Pilipinas pala, may piso. And they will never forget kung anong pangalan ni Jose Rizal. Kasi nasa piso siya. Type Y na chat. You see my point? Yun ang point ko dito. Kailangan kayo din. Mag-iwan din kayo ng marka. And sana, at least yung 1 million na tao na makakabasa, makaka-reach out nito soon. Sana at least 1 million na tao matulungan natin. At least sana makatulong tayo sa 1 million na tao as much as possible. I know napakaliit na number ng 1 million, pero that's all I wanted. I cannot please anyone. I'm not promising you. I'm not pleasing you. Hindi ko kayo pini-please lahat. It's just, it's out there. It's for free. It's up to you. If you want it. If you want to read it or what. So, again, without further ado, I did my part. Now do yours. This is your backup plan. This is your plan B. Ikaw ang backup plan ng pamilya mo. Ikaw. Kung hindi ka bunso, ikaw ang maging panganay. Ikaw ang panganay. Kahit na hindi ka bunso, ikaw ang maging panganay. Okay? Ikaw ang maging panganay. Hindi ako panganay, guys. Lima kami magkakapatid. Pero guess what? Ako ang tumayong panganay sa aming lahat. Okay? Ako ang tumayong panganay sa aming lahat. So again, I hope may natutunan kayo dito tonight. I hope masaya kayo sa mga nagagawa ninyo ngayon. I hope masaya kayo kahit nahihirapan kayo. Kasi that's the real of it. Hindi nyo mapifeel na totoong tao kayo if hindi kayo nahihirapan, if hindi kayo nasasaktan, if hindi kayo nakakaramdam ng pagkatalo. You're not real people. You're not a real trader if ganun. If hindi nyo naramdaman yung talo. Ano na lang may kukwento mo once na sumikat ka? Wala. So if you feel something bad, if you feel something na kinakabahan ka with your life,
again, this is one thing I can say, and this is my one cent to you. Again, ulitin ko ha, tatagalogin ko. Kung nakakaramdam ka ng pagkatalo ngayon, nakakaramdam ka ng kabusitan, kagaguhan sa buhay mo, nakakaramdam ka ng kamalian, suffer, whatsoever, sa buhay mo ngayon, nafe-feel mo yung sobrang pressure ng magulang mo, kaibigan mo, and even to yourself, kung ano future mo. Gusto ko ito lang tatandaan mo. If you feel that one, if nararamdaman mo yan, ha, hindi ko sasabihin laban lang. Okay? Hindi ko sasabihin yung laban lang. Ang isa lang masasabi ko, it's a good story to tell. Type Y in the chat, guys. Hope you're having a great night so far. It's a good story to tell, guys. It's a good story to tell. Tignan nyo ako ngayon. Ang sarap ikwento ng mga hirap ko noon. And I hope kayo din. So yung hirap na nararanasan nyo ngayon, fuck that shit. Ang sarap ikwento nyan soon. So again, it's a good story to tell. Type Y in the chat. Hope you're having a great night so far. And as always, I'll see you guys later on sa live natin mamaya. And that's it. Bye-bye. Peace out.